Hello guys, good morning. Welcome ulit to my channel. Maaga tayo ngayon. Kaso, so, trabaho. Ayun, darating na natin. Marami akong bitbit. Pusok na tayo ng building. Ayan. Pasok na tayo. Pagod tayo sa kalalakad. 15 minutes na nilagad natin. Morning! Morning! Mag-hi mo lang! Again? Yes! Hi! Good morning to everyone! Pumbalay muna tayo! Oh. 35! Okay, good! Sa tayo ng elevator. Wala! Magpas na! Yung masarap ka na, nagugutom na ako, gutom na ako sa kalalakad. Yung nilakad ko yung mga 15 minutes dun sa San Miguel Avenue para to wala masakyan eh. Dito na si Papsi. Bigyan mo na tayo. Ayun, nag-thank you din. Dito na nga si Papsi. Ay, wala mo ba? Asap na kain ni Papsi, oh. Alright. Guys, mag-ayos mo na ako. Kagaya na ako. Gutom na ako eh. And guys, kain na tayo. Tum na ako. Wala pa igay kasi ang gradual or reopening ang ginagawa na sila lang na sa phase 2. Doon naman yung mga taga-region 2 and 3. And yung phase 3, doon na yun sa mga taga-Metro Manila, iba pang region. So sa ngayon, ay wala pang eksaktong petsa kung kailan bubuksan sa mga region, Metro Manila. Kaya tayo guys! Ang ulam natin ay maraming salamat! Jonathan! Piritong isda! Fried fish! Kain tayo! Right, kain na! Camera na tayo kasi hindi ko mahilig mag-contact na yun. May unang balita si James and Skin. Yan lang kapag ano, pag Bisaya. Hindi lang pala cellphone access para ang binibenta sa tindahan ito. Sa barangay yun lang yung kain. Pag nakakamay. May din ang manong transaksyon ng droga. Sa operasyon ng QC Page Station 5 at Pidea. Kain lang tayo. Na-aristo ang magkasamang Hakong Ampaso at Johanifa Mangotara. Isang linggo din daw pinagmanan ng mga otoridad ng mga sospek. Bali ang mga suspirin daw sir, nagtitinda sila ng mga cellphone accessories na face mask. Tapos isasabay na po yung pagbibirita ng droga po sir, sabi yung hindi nalatasan. Nakuha sa kanilang 50 grano ng shabu na nagkakalaga ng 340,000 pesos. Ayon sa pulisya, taga North Caloocan ang mag-asawa at dalawang linggo pa lang umuupas sa Fairview. Assessment namin sa pinagalingan po rin yung lugar ni Nasir. Mainit na po si Nasir po, kaya lumipat dito sa aming lugar. Nasa kasabihan ng PIDEA ang mag-asawa na maharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Walang payag ang mga suspect. Yan ang unang balita sa Quezon City. James Agustin, buong puso para sa Pilipino. Nakipagbusong kagabi si Pangulong Duterte kina House Speaker Alan Peter Cayetano at Marinduque Representative Lord Alan Velasco. Sa gitna yan, nag-usapin tungkol sa House Speakership. Wala pang kumpirmasyon kung ano ang resulta ng puno. Sabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque, nagkasundo raw ang magkabilang panig na si Cayetano ang mag-aanunsyo ng desisyon. Patuloy pa namin kinukuha ang pangyayari ni Cayetano at... Dapit ikaw, hindi. Mula yun. Sinabi ni
buhay partyless representative Nico Atienza na posibleng mawala ng kredibilidad si Pangulong Duterte kung hindi masusunod ang term sharing agreement na siya mismo ang saksi na una nang naglabas ng manifesto of support ang iba't ibang bloc at partido sa Kamara para kay Cayetano. Mahirap daw kung magkakaroon ng pagbabago sa gitna ng deliberation para sa 2021 budget. Kahit ngayon ang unang araw ng balik biyahe, wala pang dumarating na provincial bus sa PITX. Tayo mula sa Paranaque, ang unang balita si James Alusin. James! Ibang agad sa mga oras na ito, wala pang dumarating na mga provincial bus mula sa ilang piling ruta na pinayagan makabiyahe ng LTFRB hanggang dito yan sa PITX simula ngayong araw. 11 sa mga ruta ay galing sana sa ilang lugar sa Batangas, Cavite at Laguna na patungo dito sa Metro Manila at Minico dito sa PITX. Ang biyahe ngayon dito ay mga bus na karamihan ng may biyahe simula na sinailalim sa General Community Quarantine ng Metro Manila. Tulad ng patungo Bacoo, Imus, General Trias, Dasmariñas, Trece Martires, Narit, Kawit, Tansa, Pagnaramay. May city buses din na patungo Alabang, Las Piñas at EDSA Monumento. May modern jeep din sa ikalawang palapag na masasakyan. Ayon kay Jason Salvador, ang head ng Corporate Affairs and Government Relations sa PITX, naghihintay lang din sila kung may darating na bus, pero... Patay ang isang sundalo habang dalawang sugatan sa pamamaril sa loob mismo ng Philippine Military Academy sa Baguio City. Kabila sa sugatan ng umano'y na maril, ayon sa pahayag ng PNA, nag-amok at hila na lang na maril ang suspect na isang airman second class. Nasa ospital na ang sugatan. Yan yung minutiso halaga ng cocaine at shabu ang nasamsam sa magkakaiwalay ng bypass operator. Narito ang Ronda Pumita. Mahigit 2 milyong piso halaga ng hinihinalang cocaine ang nasabat sa bypass operator sa Tambuanga City. Nakakuha ang mga ito kina Abdel Nasser Duran, Joawi Landasan Ali, Alfredo Rico at Leonel de la Calzada. Ayon sa polisya, halos sa pinagay sa Tambuanga del Sur. Balikulungan ng drug suspect na si Montaño Asta. Ito'y matapos siya makakuhanan ng malaking pakete ng hinihinalang shabu sa bypass operation. Dati na siyang nakulong ng halos 8 taon dahil din sa droga, pero nakalaya ng 1 taon. Aminado naman ang suspect na gawa rin niya magbeta muli buhay. Galing umano sa Cotabato City ang shabu na kanyang ibinibenta. Sa Bacolod City, nasa 24 million pesos naman halaga ng umano yung shabu ang nasabat mula sa 3 suspect. Arestado si Nacarex Boligera umano si Carlin ng isang drug group na nag-operate sa Bacolod City. Walang payag ng 3. Nahulis, hinanalang nili ang pagtulak ng droga mula sa kanyang yumaong kapatid. Nakuha sa kanyang ilang sasyon ng hinihinal ng shabu at drug paraphernalia na nagkakalaga ng mahigit 50,000 piso. Walang payag ang mga naaresto. Yan ang unang balita. James Agustin, buko sa para sa Pilipino. Dahil positibo sa dahil positibo, abang nananatili sa Bartong 7 bilang bahagi ng essential crew. Nasa mabuting lagay naman daw sila at nasabihan na rin ang kamisyo sa 4 hanggang. Right! Yan eh, finish! Finish! Sa kumbunyan, hatanggap ng buong general, isang gaga. Dahil sa galing nito sa paghanap. Hindi yan tubig. Sa inyo naman sa Amerika. Sa na absog. Traffic ko sa SLEX sa bahagi ng Susana. All right. Ay ako pa na kakalumon pa rin naman sa mga oras sa ito. Ano na topic? Ay hindi possible na dalawang minuto na ko lang sa kulito pa ang pangisipleta ng skate. Isa pa sa mga sinasabi sa para sa mga hindi sumasama ng siya ay ang kapag sa akses sa kanyang mga dinirawin. Ang mga dinirawin sa kapag ay dati naman sila. Shout out mo na pala kay ano, kay Restock mo sa pinsan ko, saka kay ano, kay Daryl Corpus, kaibigan ko sa kay Marlon Pimipik, kaibigan ko, shout out sa inyo. Okay, yun na lang, bye bye.